Panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon, binosisi sa Kamara, ilang alien projects o foreign projects sa mga distrito ng kagawaran, naungkat din si Karen Villanda sa sentro ng balita live. Angelique, nahimay sa budget hearing ng DPWH yung alokasyon ng kanilang panukalang pondo para sa taong 2024. Kabilang na dyan yung pondo doon sa Daang Maharlika na layong ang pagdugtungin, Angelique, no, yung mga probinsya sa norte hanggang sa Zamboanga. Nasa higit 821 billion pesos ang hiling na budget ng DPWH para sa taong 2024. Base na rin sa National Expenditure Program, mas mataas ito ng 14.7% kumpara sa kanilang pondo nitong 2023. Tiraasan ang pondo para solusyonan ang baha sa Pilipinas maging ang National Building Program at ang public-private partnership ng DPWH. Natanong ang ahensya ukol sa rehabilitasyon ng Daang Maharlika na siyang malaking tulong upang mapababa ang logistic cost na mga nag-aangkat ng produkto sa Mindanao. Ayon naman sa DPWH, nasa 41.898 billion pesos ang alokasyon sa rehabilitasyon nito sa 2024 at target matapos ito sa administrasyon ni Marcos. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Bunuan. We are now in the process of finalizing the arrangements and agreements. Hopefully within the year, Your Honor, we should be able to come up with we finalize our arrangements that will include, of course, kailangan din ng feasibility study and detail engineering. Because ang total program natin for Maharlika, the President wants the Daang Maharlika as being the backbone of the national highway na magiging seamless on travel. Seamless travel from north to south. Dahil naman sa sunod-sunod na pagbaha sa bansa, nabusisi rin ang plano ng DPWH para sa flood control. Ayon kay Secretary Bunuan, nasa 18 ang river basin sa bansa at may nakalatag na ritong plano ang ahensya, pero dapat din itong iayon sa prioridad ni Pangulong Marcos ukol sa water management. Nagbabalik si Secretary Bunuan. Areas in river basins and reservoirs for water management process, not only for flood control, but also for water supply and irrigation and purposes. And all these things are actually now being laid out now for the implementation of projects in the department. Your Honor, there are 18 major river basins in the country, and there are many projects now that are undergoing these projects for flood control mitigation. But again, the President wants to emphasize that it's not only for flood control that we're looking at, but we have to coordinate with the other agencies so that it will be the water management resources is more important, is the priority program now, Your Honor. Nabusisi rin ang mga alien projects ng mga distrito ng DPWH. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, huwag naman sana nitong matabunan ang mga priority projects ng DPWH. Pagtitiyak naman ni Secretary Bunuan, sisilipin nila ang mga natukoy na alien projects. Nais rin ng mga kongresista na mataasan ang pondo ng DPWH pagdating sa pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga kalsada, lalo't pababa na pababa ang pondo para dito kada taon. Oras kasi na masira ang kalsada at napabayaan mas malaki lang ang magagastos ng gobyerno. Angelique, panandali ang natigil kanina yung budget hearing ng DPWH dahil kinailangan nga mag-lunch break. Pero ngayong 1:30 p.m. ay nagbalik na ulit o nagsimula na ulit ang budget hearing. Ilan pa dun sa mga napag-usapan kanina, Angelique, no? Walang specific program para doon sa naiipong motor vehicle users charge. At nais nga ni Secretary Bunuan na ay magamit yung programa o gumawa ng programa na naibabalik sa mga motorista itong kanina. Ilang mga taksa, Angelique. All right, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.